Hey guys, it's me again, Redge, and welcome to our YouTube channel. So today, itutur ko yung sa aming maliit na kitchen. So I think it's just a pretty small kitchen. So itutur ko kayo dito. And madami pa akong dapat ayusin dito. Dapat na, So ipapakita ko lang sa inyo how our kitchen looks like. So, yan po yung kabuuan ng kitchen namin. So, okay, we're going to start from this shelf right here. So, dito sa shelf na ito, dito sa taas, may mga plants ako dyan. And then, just, temporary lang muna yan kasi wala pa akong available na pot. And then, dito sa second layer naman, ay, nandyan yung mga yung tea, yung coconut flour ko, lahat na ginagamit ko for my diet, and also yung mga Milo, ganyan. But I'm planning to buy yung mga jars talaga, dapat naka-jar siya kasi mas maganda kapag naka-jar. Kasi hindi, lalanggamin, and then mas safe yung product. So, yan, isa pa yan sa project ko na kailan ko. So, dito sa second layer, dyan ko nilagay yung toaster ko, oven toaster, tsaka yung aming another plant because I'm into plants ngayon. Then, sa layer dito is yung honey and another plant, and then a random mugs. And sa pinakababa, medyo makalat na siya dyan. So, dyan yung Nutribullet, tapos yung mga pangtakip ng food, and ganon. Sa katabi naman ng cabinet na to is, I got this frame from InSN, yung bagong open dito na mall sa Silang. And then, nakalagay na din dyan yung coffee maker namin, yung heater, and rice cooker. And then, yung lagayan na to is, I bought this for 500 pesos sa Sky King. And then, itong aming Kiowa na oven, and I think it's 3,000 plus. So, ayan, and then ayan, pinatong lang namin siya sa table na ganyan. So, sa ilalim is yung lagay ng water, and then yung katabi naman niya ay lagayan namin ng bigas. So, ayan, on to this side. So, dito po yung sink namin. So, ito, sinadya ko talaga na ilagay siya dyan para pagpasok, makikita talaga yung familiar rules, di ba? So, I bought that from Lazada. So, sa Lazada ko yung nabili. And then, dito ay DIY ko lang to. Ito, itong wall shelf na yan. So, DIY ko lang yan. So, as you can see, yung mga lightweight lang na mga gamit ang nilagay ko dyan. So, kasi tingnan nyo dito sa likod. Ganyan lang kasi yung nakahawak mo. Ganyan lang kasi yan. Kaya, yung mga lang. And then, dito, may plants ulit. And then, yung lagay ng aming mga kutsara. And yung sandok. And ganyan. So, ito, yung lagay ng aming yung lagay ng aming plato, nabili ko din yan sa Lazada. So, ilalagay ko na yung link sa baba. So, that time, meron kami mga orange na mga plates, ganyan. Pero, dinispose ko na siya. And, magulo lang yan dyan sa baba kasi ano po siya, this drainer, of course. So, ayan. Pinalitan ko siya ng puro white para mas maaliwalas tingnan. Dito naman sa gilid, guys, wala pang laman tong kasi hindi pa ako makakalabas sa bahay. Itong mga jars dito na iba. Wala pa silang mga laman. Lalo na to. Ito, galing lang to sa mga jars na galing sa office. Dinala ko dito sa bahay. So, bibilan ko pa yun ng mga herbs na ilalagay ko dyan. Kasi mas maganda pag nagluto. Yung mga herbs na ginagamit, hindi yung mga, yung mga seasoning na sobrang daming mga halo-halo na kung ano-ano. And then, mga flavoring. And then, yung plastic flower nilagay,
plastic flower, plastic leaves, nilagay ko din dyan para to add accent din dito sa kusina namin. And then, another plant, ito, meron na siyang nodes, pwede na siya ilipat sa plant. Pero gusto ko pa din siya ilagay dyan. Actually, this is, yung kaputol ng, yung sa royal, yun lang, nilagay ko muna dyan sa water. So, para ano. Kasi cute din naman kasi siya tingnan na nasa clear, lang siya nakalagay. And, onto this table. So, dito, right over here. Kasi galing tayo dito. So, pupunta tayo dito. Dito sa aming table, itong table na to, nabili ko siya last year. Sa Lazada din siya. Nabili naman siya ni hubby. And, set na yan. Like, 4,000 siguro, including the shipping fee. And then, of course, yung mirror. Meron kaming mirror sa gilid ng aming dining table. So, ito lang yung problema ko. Mas, kailangan talaga siyang i-brush para ma-remove yung mga nagdikit-dikit dyan na ano. So, ayan. And then, yung una niya sa ilalim, nabili ko lang yan sa Japan Homes for 75 pesos yung isa. And then, on to this side is ang aming refrigerator. So, sa aming refrigerator, and ito yung pa-activity namin sama yung friends ko. So, I have a lot of pero meron akong mga ref magnets sa iba't ibang bansa. But, hindi yan sa akin, mga binigay lang yan ng mga friends ko. Kasi, if you don't know, hindi pa ako nakalabas ng bansa. Meron akong passport, pero lagi na uudlot yung mga plano natin. So, yun yung sa ref namin, and then another plants, and yan. So, sa susunod guys, mag-update ako. So, ito lang naman siya. Hindi muna natin yung buksan kasi wala naman masyadong laman dito. Organized pa yan, no? Magulo. I-organized pa yan. And then, yan. So, basically, that's our kitchen. O pala guys, ito. Ito dati, yung white na yung nandito, yung plastic na white lang. Tapos pinalitan ko, bumili ako. Pero of course, yung mura na version. Kasi sobrang mahal nung isa na nabibili mo sa Home Depot. Yun, 1,000 plus. Ito, nabibili ko lang siya ng 195 pesos. Yeah, it's not, medyo may halos yung plastic. But, yeah, it looks cute naman. So, okay naman siya. So, ayan. And ito, binili ko din to sa Lazada. I bought this for 82 pesos. So, yeah, mas siya, hindi siya mess, hindi makalat din sa baba. Dahil, mas organized siya na may ganyan siya. So, ayan. Okay. By the way, the flower base, I bought this flower base sa, sa Sky King pa din yung fake plants at saka yung flower vase na yun. So, it looks cute and cool color kasi mahilig ako sa neutral color. Ayoko masyado dun sa mga sobrang strong colors. Ganun. As much as possible, yung mga neutral colors lang. Ganun. So, ganyan po yung setup na kitchen namin. So, guys, I'll be doing another video for the kitchen organization kasi as you can see, hindi pa natapos. Ang dami pang dapat ayusin dito sa aming kitchen. So, ayan. Ang dami ko pa ng gustong bilhin. Gusto ko mamili ng bala ko kasi bibili pa ako ng tray para dito sa cabinet na to. Ito, para sa cabinet na dyan. Kasi gusto kong ma-organize siya, hindi siya makalat. And then yung sinabi ko kanina, nabibili ako ng mga lagayan ng mga, para, bibili ako ng mga lagayan para hindi siya mag, hindi siya lalanggamin yung mga milk, yung mga ano. So, dapat nakalagay sila sa secured na container. So, yun. And hindi pa kasi ako masyadong nakakaano ngayon, lalo na na, yung mga cases na dito sa place namin kaya hindi ako masyadong nakakapag shopping and of course kapos tayo sa ganun. So
Yes, titingnan muna ko anong available ngayon sa bahay. But anyway, I'm going to give you an update soon pag nagawa ko, pag nakabili na ako, and also I'm going to do a separate video kung paano ko sila iaayos. Yeah, orderly. And papakita ko din sa inyo slight lang dito sa aming dirty kitchen. Onto our dirty kitchen. Ayan, meron kami another sink dyan. Ay ko. Tapos ito, washing namin. Dyan kami naglalaba. And, yan. Ganyan. Tapos doon ay ang aming pantry na medyo makalat pa siya. Kulang pa din yan ng mga boxes para ilagay dyan yung mga mas magiging organized siya. So, ang dami pang aayusin. So, ganito kasi yung situation ng aming pantry. So, very open. So, ayan. Ang plano ko kasi for my pantry is bibili ako ng madaming ganito. Yung may cover talaga. Ayan.